Good day mga kachika, isang showbiz chika muli ang aking ibahagi, at kung bago ka lang sa aking channel maaaring mag-subscribe and hit the button bell notifications para lagi kang updated sa mga showbiz balita. Maraming salamat! Napilitang lisanin ng aktres na si Beth Tamayo ang Pilipinas at manirahan na lang muna sa Amerika dahil sa banta sa buhay nilang mag-asawa. May connect sa usaping pera ang naging desisyon ni Beth na iwan na ang buhay niya rito sa bansa pati na rin ang kanyang showbiz career kesa naman may mangyari pa sa kanilang masama. Inalala ni Beth ang mga tagpong iyon sa buhay niya nang makachikahan si Paulo Contis sa digital talk show na Just In at idinetalye kung paano ang naging buhay niya sa Amerika sa gitna ng pag-aalala sa mga iniwan niya sa Pinas. Hindi naman natin di-deny yan. It's been in the news or whatever, my ex-husband before had a problem, financial problem, simulang pag-amin ni Beth. Marami na raw kasing naghahabol sa asawa niya nang dahil sa kinasangkutan nilang issue sa pera at feeling ni Beth nasa peligro na raw noon ang kanilang buhay. So, parang ang dami na ng taong naghahabol sa kanya and parang our lives are actually in danger na so we had to leave. We had to leave in 2009, pahayag ng aktres. Nang makarating na sa Amerika, parang nagsimula uli siya sa kanyang buhay dahil walang-wala sila nang umalis sa Pilipinas. Napilitan siyang pasukin doon ang iba't ibang uri ng trabaho. Aniya, talagang doon niya napatunayan na struggle is real dahil wala naman siyang alam na ibang trabaho noon kundi ang pag-arte sa harap ng kamera na naging buhay na niya mula pa noong 13 years old siya. Kwento ni Beth, ang unang naging work niya sa Amerika ay ang pagiging yaya, ang hirap magsimula from nowhere. Buti na lang kamo pinilit ko matapos yung college degree ko. I had a bachelor's degree so that's one thing. Kahit saan ka magpunta, it will help you in a way in looking for a job. Although hindi rin naman madali, pahayag ng aktres. At dahil hindi sapat ang kinikita niya sa pag-aalaga ng bata, humanap pa siya ng isa pang work. Magtatrabaho ako ng 8 in the morning until 5 PM sa office and then tatakbo ako sa second job ko because have a 6 in the evening up to closing which is sometimes 12 midnight sa restaurant. Kwento pa ni Beth na kilala rin bilang isa sa mga BFF ni Judy Ann Santos. Kinalaunan, nagustuhan na niya ang buhay sa Amerika kaya hanggang ngayon ay naroon pa rin siya at patuloy na nakikipagsapalaran. Tungkol naman sa asawa niya, kung matatandaan, may mga lumabas na balita noon na nagkahiwalay din sila hanggang sa makilala niya si Adam Hutchinson na kamakailan nga ay nag-propose na rin sa kanya. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, maraming salamat.